Ayun guys, anong nangyari sa mga halaman ko? Wala nang natira. Wala nang mga bulaklak. Mga halaman walang bulaklak. Yan, ililipat namin ulit dyan sa may araw. Nilagay ko lahat dyan sa may lilim kasi. Ha? Okay lang yan. Nilagay ko lahat dito sa may lilim noon dahil hindi ko talaga maharap noon magdilig. Ayoko namang mamatay sila. Hindi sila na mulaklak. Yan. Ngayon, ibalik ko sa may araw. At magkakaroon na naman ako ng oras sa aking mga halaman. Nagpapatulong ako rito sa aking magandang pamangkin na, pilingera. Nagpapatulong ako magbuhat ng, bugimbilya. Ililipat namin dyan sa may araw para mamulaklak sila ulit. So ayun guys, pagkatapos natin ilipat yung ating aking mga halaman kasi noon nung hindi ko maharap nilagay ko dun sa may lilim muna dahil ayaw ko nga silang mamatay dahil hindi ko sila maharap diligan araw-araw. So ngayong may time na ako, nilipat ko sila dito sa may bandang likod ng bahay namin dahil yung dating pwesto nila lumaki na yung mga puno na naliliman na. May hindi na kumpleto yung araw na nasasagap nila. Pabulaklakin ko sila ulit dahil noon nung nilagay ko sa may lilim ayun, nagtampo sila, nawala nga yung kanilang mga bulaklak. So ngayon umpisahan ko na naman ulit na pabulaklakin at sana mag-success kung gagawin kong ito guys. Tapusin nyo ang video ito para makita nyo yung resulta ng gagawin ko at yung mga kagaya ko na baguhan lang at hindi naman eksperto sa pagpapabulaklak ng bugimbilya para sa'yo ito guys. So ayun guys, ito yung nalagay ko, pinaghalo ko lang yung triple 14 at yung complete yung 16-20-0, pinaghalo ko lang yon. Wala kasi yung aking yaramila, naubos na noon. So ito muna yung ilalagay ko. Yung dati pa rin 1 teaspoon sa isang puno dahil ganito pa lang naman kalalaki. Ayun guys, papakita ko ulit yung paglalagay ko. Yung dati pa rin. Ayan, isa-isa lang. Dito lang sa ipapalibot lang natin. Tutok mo dito. Tutok mo. Ayan, isa din dyan. Dito. Yung dati guys, wag nating ilagay sa mismong puno. Ilayo natin. Mga ganyan siguro. Ilayo lang natin sa may puno niya para maiwasan yung pagkanyang pagkamatay. At hindi masayang yung ating mga bugimbilya. Ayan, kung makikita nyo, wala silang kabula-bulaklak sa ngayon. Kaya, kabulaklakin natin sila. Tapos na tayong maglagay ng fertilizer. Yung susunod naman yung yan. Ito guys, yung dati ko nang sinasabi sa inyo, dati ko na rin pinakita, may video na akong ganito. Ihi to, ihi na may halong tubig. Lagyan lang natin sila, dilig-diligan lang.
ihi guys, huwag kayong matakot na magdilig araw-araw basta may halong tubig. Huwag nyo lang idilig yung ihi na puro, walang halo. So ayun guys, tapos na tayong maglagay ng fertilizer at ihi. So ayan, pagkatapos natin silang malagyan ng fertilizer at yung ihi na dati natin nilalagay, gunting-guntingin lang natin yung mga hindi na kailangang mga talbos para magkaroon siya ng bagong bubong sanga at para siya ay mamulaklak. Parang ito guys, lapit mo. Yan. Ito guys, sobrang mahaba. Bawasan na lang natin para dito sa may mga dulo ng dahon-dahon na to. Itong mga dahon-dahon na to, dito na tumubo yung kanilang mga bulaklak. Putulin lang natin dito. Ayan. Ganyan lang. Kahit itong mga to. Ito Lapit mo kasi ah. Ayan. Ito guys, pag ganito na yung nakikita nyo, putulin lang natin dito, huwag natin masyadong habaan. Ayan. Mahalaga guys na pinuputol natin yung yung sa pinakadulo, yung ganito, para tutubo yung mga, di ba dito kasi tumutubo talaga yung mga bulaklak niya. Ayan. So pag hindi natin tinanggalan to, hahaba lang yan ng haba, at walang mina na nakukuha niya sa baba ay patangkad lang ng patangkad, hindi siya naglalabas ng bulaklak. Ayan, tanggal-tanggalin lang guys. Tagal-tagal lang. Para mamulaklak yung ating mga bugimbilya. Hindi ako magtatanggal ng masyadong mga dahon dahil yung mga dahon niya okay naman. Hindi naman malago. So ganyan lang muna. Talbos lang muna yung tatanggalin ko. Ganyan lang guys, magtanggal-tanggal lang kayo ng talbos kapag may oras kayo. So, ganyan muna guys, habang naghihintay tayo ng kanilang bulaklak. Araw-araw ko lang didiligan ng ihi na may halong tubig. At pagkatapos ng mga 2 weeks, check natin kung wala pa talaga, kukuha na ako ng yaramila at lalagyan ko na sila ng yaramila. So ayun guys, hintayin natin yung susunod. So ayun guys, ito na yung aking bougainvillea. Ayan, lumalabas na yung kanilang bulaklak. Yan. Yan sila. Lumalabas na yung kanilang mga bulaklak. Nung nilipat natin tong mga ito guys dito, wala pa talaga silang wala silang kabula-bulaklak nung bago ko inilipat sa lugar na to. Ayan, ito sa maaraw talaga. Ayan. So, ayun guys, ayan na yung kanilang mga bulaklak. Lumabas na. Yan, itong mga malalaki, ayan.
malabas pala yung mga talbos nila. Okay. So, yun guys, di ba? Yun lang ang ginawa natin. At napakabilis. Mabilis lang yung kanilang pamumulaklak. Yan. Kahit itong aking ano, lumalabas na rin siya. Lumalabas na rin yung kanyang bulaklak. So, ayun lang guys. Nabilis lang talaga pa bulaklakin tong bougainvillea. At nadidiligan ng ihi araw-araw. Yan.